Hello guys, what's up? So habang nakapark po ako, magbibigay ako ng karagdagang kaalaman kung paano mag-check ng sasakyan step by step gamit ang blowbags. Ano po ba yung ibig sabihin ng blowbags? Ang blowbags po ay stand for battery, lights, oil, water, brakes, air and accessories, gas and self. Yun pong ibig sabihin yun. So halika po, umpisa na po natin. So first of all, buksan niyo muna yung hood. Dito sa ilalim, yan. So guys, ito yung kabuuan. So pagkabukas niyo ng hood, hanapin niyo ang aking battery. So ito yung battery. Ano po ba yung chichikin natin sa battery? Ang chichikin natin ay yung negative, yung positive. Yung both terminal, tignan nyo may corrosion. Yan, kailangan malinis po yan. Yan, katulad yan. Wala pong corrosion. So, yan. Yan. Malinis yung bracket. Yung bracket nya, ito. Kailangan matibay yung pagkakapit nya. Kasi po, kapag ito po ay maluwag at medyo gumagalaw, may tendency na masira yung plate dito sa loob. Yan. Kasi pag malakas ang vibration ng makina, maapektuhan po to itong battery. Yan, ito. Magmula dito sa makinan to, ayan ang mga bracket niya. Pag malakas ang vibration yan at ito ay hindi nakakapit, kakalug-kalug po to at may tendensing masira yung plate niya sa loob. So ayan po, kailangan po yung buong cables niya, yan mula positive, yung wiring niya maayos po, yung connection, it's a lot malinis, wala pong dumi na nakikita. So kadalasan naman nakikita sa battery ay yung corrosion. Ang sanhin naman kasi niya yung sulfuric acid na galing sa baterya ay kumapalibot dito. So kaya minsan may mga sasakyan na tumitirik dahil yung pagkakapit niya ay hindi mahigpit. So isa yun sa mga dahilan. So next, lights. Yan po yung kabuuan ng makina. So sunod natin yung lights after mo ng battery lights po. So syempre, open natin yung makina. Yan. So yan. Tapos, kahit on nyo lang, pwede na yan. Yan. Hindi, mas maganda on natin. Yan. So, pag tinignan nyo yung lights, all lights po, lahat ng lights, headlights, hazard lights, chachikin nyo po ito. Chachikin nyo po yan. Yan. Kailangan lahat po yan umiilaw. Headlights. Yan. Saka plate lights, ilo dapat po lahat yan. So, ayan po yung lights. So, mailaw din naman sa loob ng sasakyan, ang tawag po na interior light. So, kailangan lahat po yung umiilaw din. Pwede nyo pong isa-isa yung pag-check mula signal light, left and right, license plate lights, fog light, bright light, park light, lahat po yun kailangan checkin nyo po. Lahat yun kailangan gumagana. Tigit sa lahat, yung fuse niya po sa kung sakasakali po, checkin nyo rin po yung fuse. Yan, dito po yung fuse. Ito. Kapag mayroon kayong pundido, tignan nyo lang yung fuse niya. Kasi minsan, pumuputok lang po yun. Tapos papalitan nyo lang. Yan, patayin na po natin. So next po, sa pag-check ay yung oil. Saan po ba yung oil? Oil dipstick. Ito po. Ito. Oil dipstick po ang tawag dyan. Titignan nyo po dyan kung kung hanggang saan yung langis. May level po yan. Wait lang po ah. Yan. Ito po yung dipstick. Tinanggalan ko po ng yan. Kumuha po ako ng basahan at pinunasyon ko siya para ipakita sa inyo yung high. May high na yan. High saka low. So titignan nyo lang yung langis niya kung hanggang saan is ipasok nyo lang ulit. Dahil nga mandato sa sakyan, medyo mataas pa to. So pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung tamang pag-check. Yan. So mataas pa to kasi nga 'di ba umandar na ganina. Yan po. So ganyan lang po ang pag-check. Pag na-check niyo na, punasan niyo lang para lang makita niyo na yung level ng langis. Tapos ibalik niyo na lang ulit. Yan. Yan po ang oil.
Sunod po, yung water. Ano po ba ibig sabihin ng water? Ito po yung water reservoir. Titignan niyo po yung laman, yung coolant niya. Yan, titignan niyo po ito. May laman. So, may laman naman po. Okay naman siya. Next po, tignan niyo po yung cost niya. Kung may mga nagli-leak yan, katulad yan, ito yun. Thermostat. Kailangan checkin niyo po yan. Huwag niyo po yung baliwalayin. Kailangan walang tagas yan. Ito, ito okay po ito kasi walang tagas. Yan. Radiator. Tignan niyo po kung may matagas sa harapan niya. Yan po ang tamang pag-check. Lahat po na may kinalaman po sa tubig dito sa water reservoir, checkin niyo po. Mula radiator cap, itong hose, doon, may gilid, dyan, checkin niyo po yun. Huwag niyo po siyang nagpasan. Next po, ay preno. Paano naman yung preno pag-check? Siyempre, tignan niyo po yung brake fluid. Brake fluid ito po. Ito. Ikita niyo naman yung pangalan. Ayun, yung brake fluid nakalagay. Tignan niyo lang kung may laman po siya. Ayan, okay naman siya, nasa sakto ano lang. Ayan, nakikita niyo naman nasa max. Ayan, nasa max. Okay naman siya. So, sa preno naman po, ang kailangan niyo lang po chicken sa preno, yung ingay niya. Kapag may naririnig ka, pag may naririnig po kayong ingay sa preno, halimbawa, yung parabang noise na malalaman niyo naman yun eh, na sumasahid sa rotor. Ibig sabihin, manipis na po yung brake pad ninyo. May sinyalis naman dyan. Pag tumata, pag itong plate na to, may sinyalis yan kasi nakaipit niya sa brake pad. Tapos may nagano na plate. Sa side po yan dito. Sa side, sir, may rotor. Pag sumahid po yan, mariring niyo po yung tunog. So, ibig sabihin, panipis na po yung preno ninyo. So, nagbibigay hudyat na pwede niyo siyang palitan kung kinakailangan. Pero hanggang maaari, palitan niyo na po kasi makaka-affect po yun sa brake sa rotor ninyo. So yun. Next po yung accessories and air. So yun. Sa air naman, hangin po. Pinag-usapan natin dito. Check niyo po yung hangin kung okay po. May sinusunod po tayong hangin. Pakita ko sa inyo. Ito po. Tire pressure. Kung ano po yung size ng gulong ninyo nandito. Ayun, ang size po ng gulong doon. Papakita ko sa inyo. Ito. 185-65 R14. So ito po. 185-65-14. Ito po yung size niya. So ibig sabihin yung front. Ang hangin niya ay 33 PSI. Then yung reel niya ay 30. So ibig sabihin kaya po 33 yung harap kasi andun yung makina. So sundin niyo po yan at huwag niyo pong sobrahan kasi ito po yung ni-require na gamit sa manufacturing ng sakyan. Next po, accessories. Ano po yung accessories? Ito po yung mga kailangan dalhin mo kapag mabiyahe ka. Yan, tools. Lahat po ng tools. Spare tire, jack, tire wrench. Yung tire wrench po, ayan, dito sa loob. Checkin nyo po yun. Kahit saan, pang lalo na po na yung mga mahaba ang biyahe. Kailangan nyo po yung tools. Hanggang maaari po, magdala po kayo ng tubig, pang series, then extra fuse o kaya extra bulb para sa o ilaw para sa mga ilaw ninyo hanggang maaari. Yan po. So next po ay yung gas. Madali lang naman yung gas. Sige nyo po. Start nyo ulit yung makina. Yan. So katulad po nito, full tank pa to. So okay pa po kayo. Yan. Yan. Then magdala po kayo ng pera. Siyempre pang gas nyo po ninyo hanggang maaari. Sunod po, ayan po yung kabuuan ng pag-check. Yan. Pinakita ko na po sa inyo. So karagdagang kaalaman po, pag nag-check po kayo,
isama nyo na po itong sa wiper, tubig, kung may laman. Yan, dito ito, walang laman. Ah, meron naman pala, meron. Kunti nga lang. Wiper, saka yung mga nuts nya. Tapos, kung maaari, check nyo rin po itong air filter. Yan po. Yan po yung mga check nyo sa sakyan ninyo. So, yan po ang ibig sabihin ng blowbags. At ang i-attic, ang importante po sa lahat is yung cellphone ninyo. So, yan po. Ang tamang pag-check ng sasakyan. At ang huli po, yung S ay ikaw na driver na magmamaneho ng sasakyan. Kailangan nasa condition ka. Kailangan nakatulog ka ng maayos. Kailangan yung mind mo nasa condition. Hindi ka pwedeng magmaneho kapag lasing ka. Pagod, kailangan fully condition ka. Yun po ang huli. S, ibig sabihin po, self. Kailangan walang dahilan para madisgrasya ka. So, kung check mo lahat, okay na lahat. Lahat ng na dapat mo ma-check mula battery, lights, oil, water, brakes, air and accessories, gas, tapos yung self mo. So, ikaw ang pinakahuling chicken mo. I-check yung sarili mo. So, yan guys. Pinakita ko na sa inyo yung proseso ng tamang pag-check mula umpisa. Sundin nyo lang po yun. Tuwing magmamaneho po kayo, tuwing gagamit po kayo ng sasakyan, kahit hindi araw-araw, sa mga car owners, sa mga drivers naman, may responsibility kayo na checkin yung sasakyan ninyo bago kayo bumiyahe, kasi ayan ang magdadala sa inyo sa magandang bukas, being safe lagi. Sa mga car owners, lagi nyo pong i-check kahit once a week yung sasakyan ninyo. Kung sa tingin nyo more than 3 years, 4 years yung sasakyan nyo. Ito kasi 2013 model po itong Nissan GX. 2013, so 2020 na ngayon. So almost 8 years na siya. So dahil mini-maintain to ng company, kaya okay pa siya ngayon. Okay pa siya manakbo. Nasa talagang good condition talaga siya. So yun nga, yung pinaka-holing chicken mo yung sarili mo. So kailangan fully. Huwag kang hawak naman na bela na lasing ka. Kasi kahit kunting inim lang, tapos pili mo, kaya mo, huwag mo subukan. At least kung may kasama kang iba na marunong magmaneho na hindi naman nakainom, siya na yung pagmanehohin mo. Okay? Para naman sa mga, alam ko marami kayong pera, pambili ng sasakyan nyo, at least makauwi kayo sa mga bahay ninyo na safe din, kasi may pamilyang naghihintay sa inyo. Sa bawat hawak mo ng mga nabela, may malaking responsibilidad po ang nakapatong sa mga balikat ninyo. Maraming tao nagmamahal sa inyo, mga anak ninyo. So, yun. Huwag nyo pong baliwalain yung mga reminders ko sa inyo na sa tuwing hawak kayo ng manibela. Kasi ang kalsada ay hindi nagsasabi kung kailan ka maaaksidente. Ang paghawak mo ng manibela ay hindi nagsasabi kung kailan ka maaaksidente. Segundo lang po yan. So, sa lahat po ng gagawin ninyo, at least yung sarili po ninyo nasa kondisyon. Yun lang po. So, anyway, thank you so much for listening, and I hope you learn something from this vlog. Then, the purpose of this vlog is to share knowledge, based on my experience and sa yun nga, kasi gusto ko safe ka habang nagmamaneho. So hopefully na mayroon ka natutunan. So yun lang. Then sa mga susunod na vlogs ko, magbibigay pa rin ako ng karagdagang kaalaman tungkol sa value. Yes, yung value mo bilang isang tao. Yung purpose mo. So, thank you so much for listening to me. Thank you guys. And, shout out nga pala sa'yo. Thank, salamat sa'yo kasi tinapos mo tong video ito. Thank you so much. Then, sa mga narinig mo, share mo rin sa ibang tao, lalo na sa mga car owners na hindi pa alam kung paano yung step by step ng pag-check yung sakyan. So, number 1, battery. Number 2, lights. Number 3, oil. Number 4, water. 5, brakes. 2nd, air and accessories. And 7, gas.
and last self. So yun lang. So blowbags po ang ibig sabihin yun. Yung blowbags na yun, sunod-sunod nyo pong gawin yun sa tuwing magmamaneho kayo, lalo-lalo na po sa mga drivers na lagi nagmamaneho ng pangmalayuan, north to south, south to north, and at sa mga travelers din na mahilig magalak kagaya ko. So thank you guys for watching my video, and hopefully you watch my next channel. Thank you.